Robert, anong update dyan? Alvin, idinaos ang 11th National Assembly ng PDP Laban Pacquiao Wing kanina na magkahalong face-to-face at virtual. 90% sa kanila ay dumalo online. Nasa 10,000 PDP Laban grassroots members mula sa 81 probinsya, National Council members, committee chairman at chartered members ang lumahok sa pagpupulong. Opisyal lang inanunsyo ang pagtakbo ni Senador Manny Pacquiao sa pagkapangulo sa halalan 2022 at siya ang magiging standard bearer ng kanilang paksyon sa partidong PDP Laban. Una sa mga nag-nominate kay Pacquiao si Felix Rengel na 1980s pa miyembro ng partido. Sinundan pa ito ng iba-ibang chapter at regions. Kailangan po natin ng liwanag, Mr. Chairman. Liwanag na sa dulo ng kadiliman ay magsisilbing gabay at pag-asa na susundan nating mga Pilipino. With pure honesty, love of God and country, I respectfully nominate Senator Manny Pacquiao to be our official candidate for president this May 9, 2022 election. Kalugdan tayo ng Diyos, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang tunay na PDP Laban! Year 2016, our party won. It was met with jubilation. It also opened the floodgates for political prostitutes and opportunists. And many of these pretenders are lurking in the dark corners of the corridors of power. We from the promised land of Mindanao nominate a boxing icon, epitome of humility, symbol of hope, lampara ng mga kabos, disciplined and focused person, Pacquiao dapat sa Pilipinas para ituloy ang laban sa bayan. But the chairman would now ask if Senator Manny Pacquiao accepts his nomination from PDP Laban. Do you accept, sir, your nomination? Yes, I accept. Okay, so Party President Pacquiao has accepted his nomination. Kanyang talumpati, humugot si Pacquiao sa kanyang dinanas ng kahirapan para sagutin ang mga nagtatanong sa ano ang magagawa o may aambag niya sa bayan. Sa mga nagtatanong kung ano ang aking kagayahan, naranasan niyo po bang magutom? Naranasan niyo na po bang walang makain? Ang mangutang sa kapitbahay o mag-aabang ng tira sa karinderya? Alam niyo po ba ang pakiramdam ng isang Pilipino na nakipaglaban sa boxing, nagpapabugbog sa kalabang mas malaki at mas malakas para makabili ng pagkain? Ang Manny Pacquiao na nasa harapan ninyo ngayon ay pinanday ng hirap. Si Manny Pacquiao na kasama ninyo ngayon ay dumaan sa lahat ng klaseng sakit at sakripisyo sa buhay. Maiahon lang ang pamilya mula sa kahirapan. Mga ilang beses man anya siyang pinadapa ay pilit bumabangon, nagsisikap at nagtagumpay. Panahon na upang manalo naman ang mga naaapi. Panahon na upang makabangon ang bayan natin na lugmok sa kahirapan. Panahon na ang isang malinis na gobyerno kung saan bawat sintimo ay mapupunta para sa bawat Pilipino. Nagbanta rin siya sa mga kurakot sa gobyerno at humingi ng suporta sa publiko. Malapit na kayong magsama-sama sa kulungan. Your time is up. Binigyan namin kayo ng pagkakataon, ngunit kami ay inyong binigo. Naghintay po kami na mahabang panahon, ilang dekada na ang lumipas, pero wala ding nangyari. Sawa na kami sa inyong mga pangako.
sa inyong mga dahilan. Sa ngalan ng PDP Laban at ng bawat Pilipino, nangangarap ng isang maunlad na buhay, si Manny Pacquiao po ay handang gumabay at mamuno sa inyo sa panahon ng kahirapan, pagbangon at pag-asinso. Panahon na magsama-sama po tayo. Samahan niyo po ako, ang anak ng mahirap. Mahirap lang po kami. Kaya po magsama-sama tayo. Kahit anuman ang si Senator Coco Pimentel na anuman ang mangyari, si Senator Pacquiao ang pambato ng tunay na PDP Laban. Malaki ang posibilidad na mananalo tayo sa darating na halalan. At ang tunay na PDP Laban ang magpapatakbo ng ating gobyerno. Dahil mahal natin ang ating bansa, tayo ay dapat makialam na sa ating gobyerno. Kahit anuman ang mangyari, itong ating i-proclaim ngayong araw ay kandidato na ng PDP Laban pagkapangulo ng ating bansa. Uulitin ko, kahit anuman ang mangyari. Maraming salamat po. Bago pa ang nominasyon, nagparinig si Senador Coco Pimentel sa kampo ni na Energy Secretary Alfonso Pusi. We will formally fight back against the hijackers. We will formally declare as correct what we have been doing all along, ignoring them but resisting them. Lalaban po tayo. Hindi po natin papayagan ang pag-hijack ng ating partido. Tayong lahat, isa lang ang partido natin eh, ang PDP Laban. Yung kabila patalon-talon na partido, if convenient for them, they will join. If no longer convenient, they will destroy. Sa pulong na hayaan si Senator Pacquiao na mamili ng kanyang makakatandem o magiging vice presidential candidate, ipinasa na rin sa kanya ang tungkulin para kompletuhin naman ang kanilang senatorial slate. Kabilang naman sa senatorial lineup si dating Eastern Samar Governor at dating Senate Secretary Lutgardo Barbo na inihalal din bilang vice chairman ng partido. Kinumpleto na rin ang partido ang kanilang listahan ng mga national officers at national committee chairpersons. Pinarangalan din sa pagtitipon si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel, ang founder ng PDP Laban. Alvin. So Robert, bukas pa rin ba si Senator Pacquiao sa pag-uusap sa iba pang mga kandidato na magiging oposisyon sa kandidato ng administrasyon? O tuloy siya kay tumakbo man dyan ang isang kandidato from another group? Kung pagbabasehan natin yung kanyang talumpati kanina at yung nangyari sa kanilang assembly, Alvin, tuloy yung kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, lalo tinanggap na niya yung nomination ng kanyang partido. Okay, maraming salamat, Robert Manon.